Ayun naman mga kapatid, tuturo ko po sa inyo ang pagkagawa ng pillowcase. Ito po, pakita ko sa inyo yung ginawa ko na. Tignan po niyo yung loob. Oh. Hindi po nakikita yung unan. Nakatago po. Oh. Yan. Tuturo ko po sa inyo kung paano ginagawa ito. May packet. Nakatago yung unan. Labas po natin yung unan para makita ninyo unan po. Oh. Ito po. Ngayon, naitatago po. Yun. Oh. Hindi po siya, pag hinihigaan po ninyo, hindi lumalabas yung unan kasi may packet. Tuturo ko po sa inyo kung paano ginawa po itong ganitong unan. Umpisahan po natin. Ito po uli ang ating drawing para madaling maintindihan pagka nananahina po ako. Ito po ang kumakatawan sa unan natin. Ito po ang length. Ang length po ito. Ito naman po ang width. Okay. Yung tela pong binili ko, ang width is 90 inches. Ang nabibili pong telang mga ginagawang mga unan o yung bedsheet, ganun po makadalasan, nasa 90 or 60. Kunwari, ito po yung tela. Ano po? 90 inches yung tela. Ngayon, mula dito sa dulo, kukuha tayo, ay sukatin muna natin yung ating unan pala, no? Susukatin natin ang ating unan. Ganyan po ang pagsukat. Kukunin ninyo yung length. Ang nakuha po, halimbawa ay 30 inches. Tapos, yung kanyang length na ganyan, nakuha natin is 18 inches po yung length. Yung width po naman niya is 30. Ano po? Ngayon, eto na po yon. Tatabasin na natin. Eto na yung tela. Pagtatabas natin, kukuha po, magsusukat tayo ng 10 inches. Yung 10 inches yun po ang panakit eh. Tatakip. 10 inches. Pagkatapos nyong magsukat ng 10 inches, kukuha kayo ng 10 inches, tapos ng 10 inches, kunin po nyo yung sukat ng, ano nyo, ng unan. 30 inches. Ayan po, kumuha tayo ng 30 inches. Yung kabila, another 30 inches. Ayan, 30 inches. Yung dulo po, magsusukat naman tayo ng 1.5 inches or 2 inches. Okay, ito po yung tela. Kukuha, magsusukat po tayo ng 10 inches. Tapos kukunin ito po yung pantakip. Magsusukat po tayo. Susukatin lang po. Huwag niya magugupitin. Tapos magsusukat tayo ng 30 inches. Kasi ang unang po natin is 30 eh. Tapos another 30 inches para sa kabila ng unan. Tapos mag-extend tayo yung allowance na 2 inches or 1.5 inches. Yun po, ano po. Ngayon, papakita ko naman sa tela para pag nag-demonstrate ako sa tela, maintindihan po nyo. Ito po yung tela. Ginupit ko po yung length na 18 po yung ano eh, yung una natin, yung length. Pero naglagay ako ng allowance, ginawa ko pong 19. Ito po. Ngayon, itong paganyan, kukuha po kayo ng 10 inches. Susukatin po ninyo ng 10 inches. Yan. 10 inches. Ito po yung takip eh, yung bulsa. Tapos, susukat kayo ng 30. Kasi ang una ninyo, ang sukat is 30. Susukatin nyo ng 30. O yung likuran, sa another 30 na naman, susukat kayo ng 30. Tapos, may allowance na 1 inch. O, di na, ano na natin. Pagka gupit din yung ganito, tahian po din nyo ito, ng ganyan. Tatahian po natin ito.
pa, itutupi po ng half inch para maging malinis po. Tutupi po natin ngayon. Yan po, natahin na natin. Tapos yung kabila naman, tatahiin din ninyo ang double na half inch or 3/4. Yan, tatahiin po ninyo para maging malinis po. Tandaan po nyo, kung mananahi kayo, medyo hilahin po ninyo sa unahan para makinis yung tahi. Yan, di natapos na po natin. Ito na. Pagtapos nyan, natahiin nyo yung magkabilang dulo. Titiklupin po ko yung 10 inches na sinasabi ko sa inyo, titiklupin po ninyo. Yan, ito po 10 inches, titiklupin po ninyo yung ganyan. Yan. Titiklupin po ninyo. Tapos, itong dulo ng kalahati, ipatong ninyo dyan yan, ganyan. Ito na yun. Tatahiin na po natin yan. Pag natahi po, punda na ng unan yan. Di po ba napakadali? Yan. Kunin po nyo yung, ayan, tatahiin po natin. Yan, tatahiin po natin ganyan. Yan. Kita nyo, inihila ko po yung unahan para makinis po ang tahi. Itinutulak po ng braso at saka hinihila dito sa unahan. Ayan po. Ito na lang po ang tatahiin. Tapos na po tayo. Yung kabila, tatahiin natin. Tapos, papakita ko sa inyo. Yan. Yan, tapos na po tayo. At babalik na rin natin ito. Ininisin lang po natin itong tabi. Sigsag po ninyo itong tabi. O kaya, kung wala kayong sigsager, tupuin po ninyo ng maliit. Ganun ninyo. Ito na po, natapos na natin. Babaliktarin na po natin. Yan, babaliktarin. Pag nagbaliktad po kayo, ito, tiklubin po ninyo ganyan, tapos tulak ninyo ng daliri nyo para hindi makuha ninyo yung pagkatulis niya, malinis pong tingnan. Hindi bilog. Yan, ito, titiklubin nyo ganyan, itutulak ninyo ganon. Pagka binaliktad ninyo, makita nyo. Oh. Tingnan nyo po yung dulo. Oh, makinis at ano, ayan oh. Makinis. Pagka itutupin ninyo yung tahi, tapos tutulak. Ayan oh. Ngayon, tapos na po tayo. Ito na po yan. Ayan, ito dito. Ayan yung bulsa oh. Ito yung bulsa. Ito po yung bulsa. Pagka pinasok po nyo yung inyong unan, ay ganito po. O, pag pinasok nyo yung unan, ayan, ayan yung unan. Unan, yan. Pag pinasok po ninyo, may bulsa.
Ayan, hindi na po siya makikita. Tapos kahit na malikot kayo sa pagtulog, hindi po maalis yan. Laging malinis tingnan yung inyong unan. Oh. Hindi na po makikita yung unan ninyo. Ayan, isang pundang unan na itinuro ko sa inyo. Yung susunod naman po, ang sa gitna po yung bukasan, wala rin zipper, ganito rin, kaya lang sa gitna po natin ilalagay ito. Papasok yung unan sa gitna.